So today, nandito kami sa DMV. Yeah, kukuha kami ng state ID para makabili na kami ng sasakyan. Ang haba ng pila. Tapos ano? Wala kami appointment, so walking kami. Dumating kami na 7:15. So dapat pala 7 pa lang nandito na. So nandun yung pila sa harap. Dito kami sa bandang likod. Sobrang tagal na pabili na kami ng upuan. Ang tagal. 2 hours na kami nag-aantay. Bored ka na, Pin. Bored ka na? Ay, nako. Ang tagal. Sobrang tagal ng walk-in. Kailangan talaga meron kang appointment. So, waiting na kami ng 2 hours. Tapos dalawa lang yung parang teller na gumagana sa loob. So, di pa rin kami nakakapasok hanggang ngayon. Magka-12 na. So, this lang. So, time check. 3 hours na kami waiting. Diba? Yan yung upuan na binili namin. Oh, ang tagal, guys. Sali naman tayo sa antayan. So, ayun na nga, guys. Ang balita. Nandito kami ng 8. Anong oras na? 8 a.m. Mag 4 p.m. na. Tapos naman na kami ng 4 p.m. So, grabe. Kapag kukuha kayo ng state ID, huwag na kayo dito sa ano. Ano bang area to? South, siniraan eh. South Bronx. Nakakaloka. Pwede kayo dito. Punta kayo dito mga siguro mga 6:15 or 6 andito na kayo. Parang ano lang. Parang PRC. Parang St. Luke's. Sobrang aga. Ay, grabe. So, wala pa silang hindi organized, as in napaka-disorganized ng process nila kanina. Magpa-QR code, may pila tapos ipapa-QR code, pero hindi talaga nasusunod. Hindi nasusunod. Ang pangit. Tapos kapag may kakausap sa kanila na, ewan ko sa close-close nila, i-entertain nila. Pero kapag ikaw, wala. Ewan ko ba? Napaka-ano talaga? Napaka-disorganized. Pangit. Ang pangit dito. Ang pangit na experience namin dito sa DMV na to. So ngayon, plan namin. Pero wala naman kami magagawa, di ba? Siyempre, mag-aantay lang kami. Kasi ganun. Ganun lang. Kasama namin yung dalawang bata. Ayan nga. So ngayon, plan namin. Punta kami muna ng Toyota. Tingin kami ng car na pasok sa budget namin. Tapos para, ang hirap kasi pumilos dito nang walang sasakyan talaga, lalo kapag may mga dependents. Kasi lalo na, especially may papasok na rin sila sa school, dapat may mag-aatid sundo. Tsaka last time, grabe, nag-start na rin ako pumasok, di ba? Last time, yung lift ko from bahay to work, 5 minutes lang yun, naka $24 ako. While nung previous days, mga ano lang, $9 to $10 lang yung one way, then nung pabalik, mga $14 to $15 na naman. Kaya, much better. Ewan ko, yun nga, yung decision namin, kumuha na lang kami ng sasakyan talaga. So, ayun, samahan nyo naman kayo, punta kami mamaya sa Toyota. Since Toyota, yun at pag-decide namin na kunin. May katabi naman siyang Mazda, pero tingnan muna namin sa Toyota kung okay na tong temporary, ano namin, state ID and SSN. And then, ayun, since may driver's license naman yung asawa ko, yun muna ipapakita. So, punta muna kami doon. Balitaan ko kayo ulit mamaya. Nag-check na ho siya ng sasakyan niya. Na napili niya ho is yung RAV4. XLE. This is an XLE, not LE. XLE? Ah, yeah. XLE sabi niya, diba? XLE rin kasi yung ayaw. AWD. Ah, hindi. Lahat pala sila. Hybrid kasi to. Hybrid to. Yeah. Pwede bang hindi hybrid? Ano ba pinagawa? Yun yung sinasabi, mas magastos sa gas. Baka mas mura to. Yeah. Tingnan na. So, ayun na nga, guys. Nakakuha kami ng car kanina. Pero hindi pa nakuha. Nasikaso na namin siya.
nakakuha kami ng insurance sa Geico. Geico ba? Geico? Geico. Basta yun, G-I-E-C-O. Geico. Ganito. Parang nasa 200 plus yung nakuha namin. Since hindi naman ako nagda-drive, yung asawa ko lang magda-drive, kailangan namin siya. Kailangan ko siya sa loan, car loan na parang tawag doon, approval letter. So yun pa yung pinapa-approve ko ngayon. So sabi naman ng nag-approve doon sa bank, okay naman daw. So baka by Saturday makuha na namin yung car. And we really need a car, guys. Promise, kapag family kayo dito, ewan ko ha, I'm dito sa North Carolina, wala kasi masyadong ano yung sa transport. Kailangan talaga ng car, lalo na pag may mga ganito kang kakukulit na bata. Kada labas mo, gagastos ka sa lift ng $10. Yung mga medyo malayong area, mga $20 to $30. One way lang yun, paano pa yung balik, di ba? Maano talaga yun, magastos. Kaya kung may chance naman na kumuha ng car, ewan ko sa akin ha, dapat kumuha na ahead of time. Kahit wala pa rin naman kaming credit score na maganda, pero di ba, magkakaroon din naman yan, refinance na lang namin siguro. So, i-discuss ko na lang ng maayos to, yung pag-purchase namin ng car next time. So, dun ko muna tatapusin yung vlog na to kasi napagod na kami. Whole day kami sa DMV kanina, nakaka-stress. Ayun nga, diba, nakwento ko. 8 a.m. nandun kami kanina. Tapos hanggang 4 p.m. 4 p.m. na kami natapos. Sobrang tagal. Ewan ko ba? So, ayan yung itsura ng anak ko. Sobrang napagod siya kanina sa DMV. So, ayun nga. Bakit kami kumuha ng state ID? Kasi, ang ginawa namin, tumawag kami sa isang car dealer dito. Sa Toyota nga. Kasi Toyota yung plan namin na kunin na car. Tumawag kami sa car dealer. Ang sabi nila, ang ina-accept nila is state ID, SSN, tsaka driver's license. Since sa case namin, wala naman akong driver's license, hindi naman ako nagda-drive. So, okay lang daw yung sa asawa ko. So, kaya kami kumuha ng state ID kanina. Ina-accept nila yung temporary kasi ang ibinigay sa amin, temporary ID lang. Parang pin-print lang siya sa bond paper. Then, after 5 to 10 days pa, mare-receive daw yung parang pinaka-card talaga, yung real card. So, buti naman, nung pumunta kami sa Toyota, tinanggap yun. Then, kaya rin namin hindi nakuha yung car ngayon kasi dapat dun sa car loan approval na certificate from Advantial, dapat nakalagay dun yung name ng asawa ko kasi siya nga yung may driver's license. So, yun pa yung pinapa-edit namin ngayon dun sa Advantial. And okay lang naman daw na idagdag yung asawa ko dun. Nagkataon lang kasi na mga bandang 4 na kami. 4:30 na. Or magpa-5 na yata kami pumunta kanina sa Toyota. So, hindi agad-agad magagawan ng report. Or hindi agad-agad may edit din nung taga-Advantial yung car loan approval. So, by tomorrow, kung kaya naman nang i-edit, siguro itatawag namin sa Toyota. And since nga may pasok na ako ng tomorrow hanggang Friday, possibly by Saturday na namin makuha yung car. So ayun lang muna guys, ang grabe talaga yung DMV, as in whole day, apat kami, alam mo yun, ewan ko ba, hindi ko alam kung ganun din yung experience ng iba sa DMV. Kami kasi wala kaming appointment kasi nga, di ba, magkaka 2 weeks lang namin dito. And yung pinaka latest na date na binibigay ng DMV is sa October pa. Hindi na namin kaya magantay ng October kasi pasukan na ng mga bata ng August. And kailangan namin ng service na. So, ayun. Since this talaga, simula 8 a.m. hanggang 4 p.m. nandun kami sa DMV. Nakakaloka. As in, nakakapagod siya. Sobrang bagsak yung anak ko dun sa natutulog na. So, yun lang muna guys. Kung
kung may bala kayong kumuha ng car, gawin nyo na ahead of time kasi ay ako, ewan ko, nakaloka. So yun lang, thank you for watching, bye!